Hello everyone! This is Teacher Karen na nagbabalik para mag-share sa inyo ng panibagong kaalaman. Ang topic po natin ngayon ay yung gagamitin ko po para sa parents orientation tungkol sa modular distance learning. Ano nga ba ang modular distance learning? Ang modular distance learning, ito ay isang individual na pagbibigay ng kaalaman sa pamamagitan ng paggamit ng mga mag-aaral ng self-learning modules o SLMs. Ito ay maaaring printed o digital format. Ano ba ang pagkakaiba ng printed at digital format? Printed, ito po yung mga textbooks o yung mga librong ginagamit ng mga estudyante. Activity sheet o worksheet, ito po yung mga activity na ipapagawa ng mga teacher o ng mga guro. Study guide, ito po yung ating guide para po malaman natin kung ano po yung gagawin doon sa mga modules na ibibigay o activity sheets, worksheets na ibibigay ng ating mga guro. Ano naman ang nasa digital? Sa digital naman po, pwedeng kunin ang mga activity sheets or mga modules na gamit ang computers o online. May mga link na ibibigay o downloaded links na gagamitin at ibibigay ng bawat guro. Pwede rin siyang gamitin through cellphone or tablet. Pwede rin po sa USB o flash drive. Saan at paano makukuha ang SLMs? Printed. Ididistribute ito sa tulong ng LGUs tulad ng mga sumusunod. Barangay. Ang mga barangay officials at volunteers ang magbibigay sa bawat bahay na kasakop nila. And then, school. Pwede magbigay ang principal, head, teachers, at advisors. So, makikipag-ugnayan po kayo o magme-message po sa inyo ang mga advisor or teachers para malaman ninyo kung ano yung schedule para makuha nyo po ang inyong mga printed SLMs. Paano naman ang digital? Ididistribute ito sa pamamagitan ng mga sumusunod. Pwedeng through email. Dito isi-send ng guro ang mga lessons at activities na kinakailangan. Through Facebook. Isi-send sa FB Messenger o group page or chat yung link na pwedeng pagkuhanan ng mga modules. Learning Management System or LMS. Maglalagay ng link ang guro gamit ang Google Classroom para doon ipasa ang mga activities na kailangan ipasa. Kapag wala sa nabanggit ang paraan para ma-distribute ang SLMs, maaari din namang sa pamamagitan ng mga sumusunod. Yung printed, pwede siyang i-home visitation. Teachers, LGUs, or school personnel ang gagawa nito. Mostly, ginagamit itong home visitation sa mga rural areas. Ang digital, pwedeng through CD or DVD, pwede rin pong through cellphone, Bluetooth, or share it, pwede rin pong sa flash drive or USB. Saan at paano ibabalik ang SLMs? Para sa mga printed SLMs, kung saan kinuha, dun din ibabalik. Ngunit kung okay na ang lugar ng school kung saan nag-aaral ang inyong anak, napag-ugnayan na lang sa advisors para sa schedule. Para naman sa digital SLMs, maaaring isubmit sa pamamagitan ng email, link, LMS or Google Classroom o kaya sa pamamagitan ng CD or DVD, Bluetooth, ShareIt or flash drive USB. Yan po ay pwede niyong ibigay o dalhin sa school para makarating sa pinauukulan ng sa mga guro na dapat makatanggap nito. Sino ang maaaring kumuha at magbalik ng mga SLMs? Para sa mga printed SLMs, ang authorized lang kumuha at magbalik ay ang mga parents or guardians na may edad na 21 to 59 taong gulang. Para sa digital SLMs, maaaring isubmit sa email o sa anumang online apps na ibibigay ng guro.
mga dapat gawin at tandaan ng mga magulang o guardians. Una, alamin ang class program ng inyong anak. Dapat ay alam nyo ang mga nakatakdang araw at oras ng klase ng inyong mga anak o estudyante upang magabayan sila at mapaalalahanan para maiwasan ang pagliban o pagiging late. Pangalawa, gabayan ninyo ang inyong mga anak. Gabayan ang mga anak habang sila ay nasa klase upang maging maayos at maipasa sa takdang panahon ang dapat ipasa. Turuan lamang sila at hindi kayo ang sasagot ng kanilang mga gawain at asignatura para sila ay matuto. Pangatlo, makipag-ugnayan kayo sa guro ng inyong anak. Kung may mga katanungan kayo ukol sa aralin o pag-aaral ng inyong mga anak, makipag-ugnayan kayo sa guro sa pamamagitan ng FB, email, text o tawag. Pang-apat, laging mag-update tungkol sa status ng inyong anak. Dapat ay laging nag-a-update para mag-follow up ang inyong mga anak at maiwasan o maagapan ang maaaring maging problema. Bilang isang guro, kailangan namin ng tulong ninyong mga magulang, lalo na sa panahon ngayon. Hindi namin kakayanin kung wala kayo. Gawin natin ito ng sama-sama para sa kinabukasan ng ating mga anak. Hindi hadlang ang pandemic na dinadanas natin ngayon upang mapigilan ang katuparan ng mga pangarap ng ating mga anak. Kaya natin ito basta sama-sama at tulong-tulong. Welcome back to school. Maraming salamat po. So this is Teacher Karen na nagpapaalam at nagpapasalamat sa inyo dahil sa pananood niyo. Huwag niyo pong akalimutang i-subscribe, click the bell para ma-notify kayo sa panibagong mga tutorials o bagong videos ko. I-like niyo rin po at maraming salamat po. God bless!